Palawan ng Laguna. Isa sa mga pangunahing pinagkukunang hanap buhay ng mga taga-Angono. Dala na rin ang kasaganahan ng mga lamang dagat. Maraming mamamayan ang araw-araw nakipagsapalaran sa kabila ng mataas at tirik na harap. Sa kagustuhan makasabay sa agos at ragasahan ng buhay, bawat miyembro ng pamilya umaasa sa lawan na nagtutulunghanan at sama-samang kumikilos. Sa kasamaang palad, kabilang ang mga bata sa napipilitang magbanat ng buto at kumakayat upang mayambag lamang sa pangangailangan ng mga pamilya. Ayon sa Universal Declaration ng Human Rights or UDHR, ang bawat bata ay may kaakibat na karapatan na tinataglay tulad ng kalayaan maglaro. Makapag-aral at makatulong sa paglago ng kanilang pansariling kakayahan. Ang bahay ng Angono sa lalawigan ng Rizal ay isa sa nakikinabang sa lawa ng Laguna. Bukod sa pangingisda at turismo, nakaisip pa ng isang alternatibong paraan ng mga taga-Angono upang maghanap buhay gamit ng lawang ito. Ito ay sa pamamagitan ng pagkakangkong. Sa aming paghahanap habang namamangka patungo sa kangkungan, natagpuan namin si Ajan Ivan, tunay niyang pangalan. Amin nakapaniyam ng harapan ng bata habang siya'y namangangkong. Ivan, ilang taon ka na? 12 po. At 12. E di sa pasukan, anong bali grade 6 ka no? Grade 7? Grade 5 pa lang po. Anong dahilan kung bakit nag-ano ka sa kangkong? Pang-ilan ka ba? Pangalawa. Eh, nasan yung nanay mo? Ah, nagtutulong pala sila. Eh, yung tatay mo? Ilan taon na yung nanay mo? Ah, naranasan mo na bang, ano ba, nalaglag ka dyan? Ilan taon ka nyo nung ano? Marunong mo po ako lumaki. Para sa iba, medyo delikado tong trabaho to. Mga ano, nahangon yung kangkong, saan naman dinadala yun? Sa Divisoria, okay, sa Marikina, kahit kung saan-saan po. Bali, sa mga kalapit probinsya dito natin. Ano po ba yung nagtula kay Ivan na sumama sa inyo upang magtrabaho dito sa kangkungan? Kasi wala siyang tatay, nakakulong. Kayo po ba tatanungin, gusto niyo po bang nandito si Ivan na kasama niyong nagtatrabaho? Hindi, gusto ko talaga kararaos naman. Habang kayo po ay nandito sa kangkungan, sa pamamagitan po nitong mga kangkungan na to. Ano naman? Sa araw-araw. Sipag at tsigala po talaga kailangan. Kailangan sipag at tsigala. Minsan na rin po ba kayong ano, nadisgrasya dito? Hindi naman. Buti po natitiis nyo po yung bilog ng araw. Siyempre, sobrang init. Wala lang po ba kayong nakukuha sakit sa balat? Ano, meron kasi dito yung Makati. Ah, Makati po. Yung ganito, yung Quiapo. Ah, opo, Quiapo. Tsaka yung Higad. Quiapo. Huwag na Higad ka. And ano po bang gusto nyo para kay Ivan, paglaki? Makatok. At? Makapagtrabaho siya ng ano, maganda. Ay, sa The World Counts, mayroong mahigit 200 milyong bata sa kasalukuyan na kararanas ng maagang pagbabanat ng buto. Ano nga ba ang child labor? Pag sinabing child labor, ito yung mga batang pinapagtrabaho. No? Unang-una ay, nang kung saan ay naapektuhan yung kanilang pag-aral, yung development ng isang bata. Pero minsan, yung hindi ibig sabihin na child labor, halimbawa, yung batang pinagtrabaho sa bahay, child labor na ba yun? Hindi naman. Pag pinagbabawal lang ng batas na yung sa child labor, ito yung walang supervision. For example, kung halimbawa sa palengke, pero kasama naman yung magulang, may permission ng magulang at hindi naman naapektuhan yung kanyang pag-aaral, hindi naman okay lang din naman. Ibig sabihin, yung bata ay
Tawag siya na hindi na apektuhan yung kanyang pag-a. Ngayon, susubukan natin kung paano ang ginagawa ni Kuya sa mga kakong. Mahirap ba yan para sa mga hindi nasasanay, hindi pa sanay sa pag-harvest o pag-aani ng mga ganito? Sige, susubukan natin yung ginagawa ni Ivan. Titingnan natin kung gaano kakomplikado. Bali, paano ba yan? Saan pinuputol? Kapag maiksi po. Tapos, kapag mahaba. Ah, sige, subukan natin. Kapag mahaba naman po. Ah, oh. Ah, sige, ayos. Sige, subukan natin. Titingnan natin kung magagawa ko ng maayos. So, tama ba itong ginagawa ko? Yun, makikita natin. Hindi na po pwede yung pag walang asbong po. Ah, ganun. Ganto lang po kapag may mga asbong. Oo, oh, kita-kita natin. Sanay na sanay si Ivan sa pag-aani ng mga kangkong dito. Matapos niyang maipon yun, meron siyang dala ditong goma kung saan bilang na yung mga naipon niya, bala itali. Kung gano'ng parami yung goma. Anong aksyon ang ginagawa ng lokal na pamahalaan upang masugpo ang child labor? Ang ginagawa ng ating lokal na pamahalaan ay yung meron tayong database, no? Tinitingnan talaga, minomonitor yung mga kabataan. No? So, minomonitor at active din yung ating BCPC, Barangay Council for the Protection of Children, na kung saan doon napapangalagaan yung mga karapatan. Pangalawa, dito rin, no, sa munisipyo. May mga programa tayo na kung saan sa welfare ng mga kabataan. Ano po bang masasabi nyo sa sipag at tiyagang pinapakita ni Ivan? Ano? Masaya ako kasi kahit gano'n, nakakatulong siya. May ano po ba kayong gustong sabihin sa kanya? Ano? Kailangan pag nakapag-aral ulit siya. Nag-aaral na siya, huwag na siyang magtrabaho. Kasi importante pa rin yung pag-aaral. Kung sakaling mabigyan ka pa ng oportunidad na makapag-aral, may balak ka ba bang ipagpatuloy yun? Okay. Ano bang balak mo sa kolehiyo? Anong gusto mong maging? Ano po? Pag nakapagtapos po? Opo, oo. Namang susubaybayan ng isang kwento ng batang nagkakangkong din, kaya siya'y ating pupuntahan sa kanyang pamamahay. Sa aming paghahanap sa kapares na lugar, dito namin natagpuan ang isang babae na nangangangkong habang nag-aaral. Ano mo napagsasabay ang pag-aaral at pagkakangkong? Ako po kasi namimitas lang po pag weekend. Anong oras kadalasan yung pagkakangkong mo? Maaga po, mga turning to 8 po. Hanggang? Depende po kung gusto na po namin umuwi paghapon. Naapektuhan ba yung pag-aaral mo kapag ikay naghahanap buhay? Hindi naman po. Anong gusto mo maging kapag ikay nakapagtapos na ng pag-aaral? Gusto ko maging polis. Bakit? Yun po yung gusto ko. Tapos ano, gusto ko mapagtanggol yung mga ano, yung mga taong nasa peligro. Ang kamusmusan sa hirap ng buhay ay isang malaking pagsubok. Ang kabataan ay pagkakataon upang matuto at malinang ang kakayahan. Naaagaw ng kahirapan ang pagkakataon nila maging malaya at maging masaya. Sana sa pagdating ng araw, ngiti ang mamutawi sa kanilang mga labi at makamtan ang kanilang mga pinapangarap sa buhay na nilaan may kapal.